Bongbong Marcos pa rin ang nangungunang presidential candidate sa pinakabagong tugon ng Masa survey ng OCTA Research. Ang pumapangalawa na si Vice President Lenny Robredo naman ang may pinakamalaking dagdag sa percentage points. Narito ang unang balita. 1,200 respondent na tinanong noong April 2 hanggang 6 kung sino ang iboboto nilang presidente kung sa araw na yon gaganapin ang eleksyon. 57% ang nakuha ni Bongbong Marcos. Tumaas ito ng 2 percentage points kumpara sa survey noong Pebrero. Sunod naman si Vice President Lenny Robredo na may 22%. 7 percentage points na tinaas ito kumpara sa parehong survey noong Pebrero. Bumaba naman sa 9% ang nakuha ni Manila Mayor Isko Moreno. Bumaba rin sa 7% si Senador Manny Pacquiao. 4% naman para kay Senador Ping Lacson. At 1% para kay Ernesto Abella. Sinundan niya ni na Faisal Mangundato, Yodi de Guzman, at Norberto Gonzalez. Wala sa survey si Dr. Joey Montemayor. Para naman sa mga tumatakbong vice-presidente, nanguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte na may 57%. Sinundan siya ni Senate President Tito Soto na may 23%. 12% ang nakuha ni Senador Kiko Pangilinan. 7% naman para kay Doc Willie Ong. Sinundan niya ni na Deputy House Speaker Lito Atienza, Manny Lopez, Walden Bello, Rizalito David, at Carlos Serapio. Sa senatorial candidates naman, ang una sa survey sina Rafi Tulfo, Mark Villar, Loren Legarda, Mig Zubiri, Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Jojo Binay, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Win Gatchalian, JV Ejercito, at Risa Ontiveros. Ang naturang survey ay may plus minus 3% margin of error. Para sa unang balita, James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.